Hello, hello everyone! Si Jane Jarvis po ito. Samahan niyo ako magluto ngayong araw na ito ng macaroni na may red sauce at saka meat. Siyempre, side dish natin ang feta cheese at saka pita. Halika na, samahan niyo na ako sa kusina. Ang mga sangkap, olive oil, bawang, sibuyas, kamatis, salt, nor cube, pork meat, tomato paste, siyempre some water, and our small macaroni. Okay? Sana natin ang paggagayat. Kunin natin ang ating sangkalan, ang ating famous na sangkalan. So, unahin natin ang ating sibuyas. Pwede naman na kahit na hindi sunod-sunod, no? Nating order. Pero pagka nagluluto ka na, lalo na pag nagluto, ang main ko ay yung pinaka, let's say, pinaka main ingredients. Ang una, kagaya ng pork. Ayan, sige, huwain natin siya maliliit. Muna ang ating sibuyas. Natin siya lalagay dito. Maliit lang ang space, kaya lang sabi ko. So, we should space saver. Ayan. Okay. Dunoy natin natin ang bawang. At syempre, ang ating garlic. Meron akong pampukpok talaga dyan. As I say, kung sino matigas ulo dyan, mapukpok. May mga taong mapukulit. Sabi na ganun, huwag magsalubong. Yan. Lalagasin lang. Hindi makinig. Pwede naman ano yun, di ba, we have 3 hours to, let's say, watch, di ba, ganyan. Anyway, pagsasapan po ng usapan, nadigdig na ang bawang, ngayon hiwain natin siya ng maliliit. So, set this aside, that corner. Ating, kasi gusto ko nung balatan ang ating kamatis. Ayaw namin na may balat siya. Ayan, pero pag salad, pwede ano, talagang nakakatawan tao. Ayan, sige lang, balat-balat. Ang tomatoes ay considered as fruits, not vegetable, because it's rich in vitamin C. Yan. Pero nga, pwede kang gumawa ng juice, no? As to have some vitamin C extra. Tanggalin natin ulo. Yan. Huwanin natin siya na maliliit. Ito kasi matutunaw na ito doon pag naluluto na siya sa ating kaserola. Kaserola ang ating gagamitin today. Yan, huwain naman natin. Balawan na natin ang ating sangkalan. Usually dapat meron kang dalawang sangkalan. No? Isa para sa meat, isa para sa vegetable. Eh, gagamitin natin ito lahat na meat. Kasi for 2 days ang aking iluluto. Dahil bukas, start na ako maglabas-labas. Ayan. Dapat ang pork ay iwain yan sa meron siyang line, di ba? Yung guhit ba? Para hindi siya mahirap palambutin. Yan ang mga trick. Meat para siya ay hindi matigas. So, lagay natin siya dito. Kasya na siya sa ating platito. Ayan. Sige natin ang meat, no? Ang bones. Have to remove bones. Sige lang. Maganda ang ating kutsilyo. Ayan. Hiwa-hiwa lang. Ito ay ulam namin for today and for tomorrow. I-fridge mo naman, eh. Alisin lang natin talaga ang buto. Kasi kasama natin siya ng makaroon maliit. Siguro tama na yan as meat, no? Sige, lahatin na natin ang meat.
para walang sayang. Ugasan ko na rin siya. Yung isa na ugasan ko na yung kanina. Okay. Or to make sure, ugasan ulit natin siya. Ayan. Sige lang, hiwa-hiwa. Ito bang may kikwento ko sa inyo. Okay. Dapat ang balanced diet ay huwag masyadong magkarne. Diba yung chart ng triangular bang chart? Diba mas makaunti ang matatami sa mga karne, mas marami ang fruits and vegetables. Diba? Hindi ko alam kung ilan ang RDA ng bawat isa. I'm not expert as a dietitian. Ayan. Pero para hindi kayo tumaba, kahit na anong exercise nyo, kung kakain kayo ng gabi, kasi sa gabi, we don't burn fat. Yan pa ang technique dyan, no? Para hindi kayo tumaba, huwag kayo kakain after 7. Kasi matutulog lang kayo dyan. Mag-fruits na lang kayo, mag-chai, ganyan. I-try nyo kung ayaw nyo talagang tumaba. Saka prutas. Ganyan, yogurt sa gabi. Kasi pagka matutulog, ano, eh, hindi ka makatulog yan. Tsaka you don't burn calories while you are asleep, no? And drink tea. Chamomile tea para makatulog kayo maayos. Yan ang aking payo sa inyo. Tsaka pag after day kakain, inom kayo ng mainit na tubig. Kasi nakita ko yan sa isang kaibigan, talaga hindi siya tumataba, no? Kahit anong kain niya. Yan. Pero ako, tsaka ang iniinom ko. Herbal tea. Oops, mahaba yun, no? Cut natin siya. Alright? So, I think we're ready na sa ating kalan. Punta na tayo sa ating kalan. Now, mainit na ang ating kaserola, ilagay na natin ang ating olive oil. Lagi akong olive oil pag magluto. Yan ang gamit ko. As I say, it's rich in omega-3 para sa ating heart, no? Sige lang. Umpisa na natin, kagaya ng pagluluto ko. Umpisa na natin sa aking pinaka-main ingredient. Ang meat. Sige lang, lagay. Ang mong kaya maging crunchy. Lagay natin siya para mabalang sa pangluluto. Ayan. Takpan at babalikan natin siya mamaya. At tinambisi tayo ng ating karne. Haluin maigi para well balance ang kanyang pagkaluto. Okay, palambutin natin siya. Takpan ulit. Hinaan ang apoy. At inilagay ang ating sibuyas, bawang at kamatis at ang sili. Haluin natin siyang maigi. Upang siya ay equally cooked. And then, let's add some tomato paste. May pressed tomato na at meron pang pampakulay. Haluin natin siya maigi. Kita ba? Ayan. Ibang way to. Quickie way. Pakuloy lang natin siya ng kaunti. Lalagyan natin siya ng konting tubig at saka ang ating macaroni. Ayan. Maawi na siya. Ngayon, lalagyan natin siya tubig. Marami kasi lalagyan natin ang macaroni. Siya na rin para magpapakulo nun. Kapakalambot. Okay. Dalawang nilagay ko. Gusto ko kasi masabaw-sabaw. Pagkulo niya, lalagyan na natin ang ating macaroni. Ayan. Ulam for 2 days. Takpan natin ulit. Tiyan mo siyang kumulo. Ngayon nakulo na siya, lagyan na natin ang ating macaroni. Tap lang. Ayan. Depende, no, sa dami nyo. Okay. Hanggang maluto ang macaroni. Ayan, ang ating niluluto.
luto. Ano ang maigi? Hanggang sa maluto yung macaroni, ano? Sige lang. Dagdagan pa natin siya ng olive oil. Ayan, no? Hindi pa siya malambot. Ang ating macaroni, maliit. Kasi maliit nang nagluluto. Dagdagan pa natin ng olive oil, dagdag. Ayan. Sabihin nyo, hindi nakakataba ang olive oil. Lahat ng bagay na excess, nakakataba. Everything in moderation. Gaya lang ang sabi nila. Pag uminom ka, in moderation din. Kaya lang, pag nakainom na, hindi na alam ano ang moderation. Ayan. Pan at hayaan lang siyang magkulo-kulo. Ready na siya. Atin ang lagay ang asin. Huwag kalimutan. At saka isang buong ng cube. Kasi ano yan eh, more than a liter. Para talagang malasa. Ating haluin, maigi, at nang iserve na natin. Ayan. Ayan, it's all in one pot, no? One pot meal. So, lagyan na natin siya sa ating dito, sa bowl na to. May sili pa. So, ating gagamitan ng kutsara at titikman. Atin na siyang isa-serve. Pero, mas maganda lagyan natin siya ng feta cheese. At saka, wala tayong rice. Hindi tayo nagra-rice. Kasi, macaroni na yan. Tapos, pwede na itong ating pita bread. Sausaw, pita bread. Tikman natin ang ating luto. Masarap. Siyempre ako nagluto, ano? Hindi nga, masarap. Anyways, din Jarvis po ito. Papasalamat lagi sa inyong panonood sa aking mga video. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sarap.